Good evening. Gabing-gabi tayo mag-re-record para walang tumitilaok na manok. Pero meron pa rin dumadaan na sasakyan. So, tuloy natin yung ating part 3 ito ng ating question document. Mag-umbisa tayo sa kinds of document. So, yung kumito tayo ng history ay nung writing materials ngayon, kinds of document naman tayo. Unang pag-usapan natin ay yung public document, pasunod yung official document, private document, then the commercial document. Public document, ito yung dokumento na in-execute or ginawa ng isang pribadong individual o anumang tao na kung saan may intervention ng notary public. Pinanotary mo yung dokumento, ito ay isang public document. So yun po yung public document. And then official document. Ano naman yung official document? Ito yung mga dokumento na ini-issue ng ating gobyerno or sangay ng ating mga gobyerno, ba? Alinsunod sa kanilang trabaho, ba? In relation to their duties and function as a government office. The next is the private document. Ito yung dokumento na in-execute mo bilang isang pribadong individual, walang intervention ng notary. Halimbawa, notebook mo, ayan, exam paper mo, kaya ay kautangan ninyo ng, usapan nyo ng kautangan ng kumari or kumpare mo na hindi nyo na pinanotarize. Kasi magkumpare at magkumari naman kayo. Pero kung pinanotarize mo yan, na magpapakita na ito ay isang genuine, acknowledge ng both parties na ito ay totoo, magiging public document. Ngayon, ang susunod na document ay commercial document. Ito yung mga dokumento na inisyo or ginawa alinsunod sa batas sa komersyo, or in accordance with the Code of Commerce or any mercantile law containing disposition of commercial rights or obligation. Halimbawa natin mga kasama ay yung resibo. Bumili ka sa grocery and kumuha ka ng resibo. Para kung halimbawa may sira man yung binili mo, babalik mo. Diba? Pero kailangan may resibo. So yan po yung ating apat na klase ng dokumento. Then na sumunod po ay yung importansya ng dokumento sa buhay ng isang tao. Kano makalaga ang dokumento sa buhay ng isang tao? Magmula pinanganak ka hanggang sa mamatay ka, ay kailangan natin ng dokumento. Isang magandang halimbawa ay yung birth certificate mo pagkapanganak, school records mo, kailangan mo yun pag-apply ng trabaho, then employment records mo, tapos mamatay ka, yung death certificate mo. Yan. Kung meron na question pa sa pagkamatay mo, kailangan natin ng autopsy report. Ayan. So yun po yung kanun kahalaga ang dokument sa buhay ng isang tao. Ganun yung part niya sa buhay ng isang tao. So susunod, the areas of question document. Ano ba yung mga iba't ibang sangay ng document examination? So una ay question document examiners. Trabaho nila more on ay sa laboratory. He is limited only by access to laboratory equipment. Document examiner analyzes any question document and is capable of more than just questioning the authorship. Hindi lang questions ng authorship yun, halimbawa sino ang naggawa, sino yung gumawa ng dokumento or sino yung nag-execute ng dokumento, hindi lang yun. Kasi nasa laboratory, pwede din niyang malaman. Mag-overlap na sa trabaho ng iba. Yung age ng dokumento. Ba? Yung composition ng ink. So, pwede niyang i-overlap yung ibang trabaho, ibang area ng trabaho sa ibang area ng question document. So, pangalawa, historical dating. Titingnan natin, we will try to trace back the history of the document kung kailan ito ginawa. By examining the
writing materials, the pen, the ink used, the paper used sa document. Yan po yung ating historical dating. Then fraud investigators. So ganun din, halos nag-overlap sila sa trabaho ng question document examiners, pero sa fraud investigators nagpo-focus sila sa money trail and criminal intent. Bakit mo ginawa yun? Anong halaga ang kapalit? Ba? Nung bakit mo ginawa yun? Okay, ano yung intention mo? Para manloko, di ba? To defraud. Kaya pwedeng malalaman natin kung ano yung ikakaso natin. Ba? So sa fraud, gamit yung mga dokumento, pwedeng halimbawa kung sa check, pwedeng BP-22, bouncing check law. Ba? Pwede din mapunta din sa estafa. Ganun. So, next, paper and ink specialist. Papel, tapos yung tinta yung ini-examine, yung composition. Magagamit natin yung paper ink specialist knowing the origin of the document. Kung ano yung gamit ng isang kumpanya, halimbawa na sino yung kakontrata nila nung specific time na yan, sino yung kakontrata nila na nagbibigay ng papel, source nila ng papel, o kaya ng ink na ginagamit nila sa opisina nila, o hindi man, ano ba yung ginagamit nila. So i-examine natin to determine kung talagang galing sa kanila. Ayan, yung sa pagpirma ng mga ano, may mga signatories ng cheque na gumagamit lang sila ng special pen. May specialized pen sila, ito yung mga rare na pen, ginagamit lang nila pag pumipirma, lalo na kung malaking halaga, hindi sila gumagamit ng ordinary pen. So pwede yun na maging part ng ating investigation. Then forgery specialist. So no, anong trabaho ng mga ito? These are public or private experts who analyze altered, obliterated, changed. Yung may ginawa tayong pagbabago sa isang dokumento. Original man ito. Original pero nagkaroon ng pagbabago. Pinantungan natin ng original na character din. Naglagay tayo ng panibagong character. So yun yung trabaho ng forgery specialist. Alteration, deletion, may tinanggal. Tapos may pinalit na character, letra. Halimbawa, bis na 100. Yan. Yung isang zero, ginawa mong 8. So, naging 180,000. Napapansinin yung check-in, nakalagay dun 1 million pesos only. Hindi sa minamaliit nila yung halaga ng 1 million. Hindi yung sa minamaliit yun. Sinasabi lang niya na 1 million pesos yung laman lang nun. Wala nang dagdag. Para merong, makikita na merong in figures, andun na yung character na 1 million figure, meron pa yung word. Para mahirap na magkaroon ng forgery. Mai-address na yung pinapalitan lang nila yung numbers. Then, handwriting analyst. Yung mga psychology experts na nag-assist ng katauhan ng tao sa pamamagitan lang ng pag-examine sa kanilang sulat kamay. Also called graphologist or grapho analyst. Forensic stylistics focus on semantics, spelling, word choice, syntax, and phraseology. Yung mga forensic stylistics sa pagpili mo ng salita, sa pagbuo mo ng isang pangungusap, ay magkakaroon tayo ng idea kung anong trabaho meron ka o saan ang field of expertise mo. Halimbawa, ang isang abogado at isang doktor, paggawin mo sila ng isang pangungusap sa isang bagay o isang kahit hindi isang paragraph sa isang bagay, makikita mo yung paggamit nila ng mga sita. Sa isang abogado, more on gagamit siya ng legal terms. Yung doktor naman, medical terms. Ganun din. Halimbawa,
isang Pilipino, tapos isang Amerikano. Kung basta Pilipino ka na, dito ka born and raised, dito ka nag-aral, iba yung gamit mo in making your paragraphs, the choice of words, doon sa lumaki sa Amerika. Diba? So, yan, part yan ng examination, analysis. So, ginagamit din yung ano, yung hindi lang basta examining na yung the forms and the format, no. You also use the psychological analysis of the document, lalo na yung mga handwriting. Then typewriting analyst, ang focus naman nila ay mga typewritten documents. Mga didupse, yung mga non-titles, mga luma na nakadakit yung mga line titles, yan mga ginawa ng ano, typewritten. Birth certificate, yung mga kaedad ko, mga birth certificate namin ay typewritten, hindi pa yan na computerized. Kaya kahit kumuha ka sa ano, sa NSA, National Statistics Authority na ngayon, parang printed lang yung birth certificate mo galing munisipinyo, typewritten pa rin siya. Then the next is the computer crime investigator. Ito na yung ano, nung lumabas na yung computer crime investigators, dinilimit na niya. It delimits the work of the question document examiners. Wala lang limit, kaya na nilang gawin yung trabaho, mag-overlapan na sila ng trabaho kasi napakalaki ang nagagawa nila gamit ang computer, sa pamamagitan ng computer. So next na, so ano, habang pinapanood nito, ready niyo yung notes para susundan lang natin, para mabilisan tayo. Kasi hirap mag-upload, kaya minsanan yung ating pre-recorded para for the sake dun sa hindi nakaka-join ng ating live discussion. Then next, the 5 subject matters in QDE. So yung kanina ay areas, asan yung focus ng trabaho nila. Dito naman ay subject matters. Ano ba yung mga tinatrabaho nila? Patungkol saan? Ano ba yung tinitingnan nila sa isang document na ini-examine nila? Ano ba yung mga yon? Una, signature identification. Sa pirma. Sabi natin, ang signature ay sign of acknowledgement sa isang dokumento. So, una ay signature identification. Gusto natin malaman kung yung pirma ay genuine or with forgery. Either a simple or spurious forgery. Simple or spurious forgery, yan yung paggagaya mo ng pagpipirma mo sa isang pipirmahan dapat na ibang tao, pero wala kang ginaya. Hindi mo ginaya yung kanyang pirma, kundi basta pumirma ka na lang. Yung isa naman, traced forgery. Trace, baka babakatin mo yung kanyang pirma. So maraming klase ng trace forgery, didiscuss natin mamaya. Then the other one is the simulator of the free hand. Titingnan niyo yung model signature, tapos kukopyahin mo. Genuine, authentic, known signatures. Yan yung ating subject for examination. Yung area, subject for question document examination. Then next is handwriting identification. So sulat, yung mga holographic documents. Yan yung handwritten documents which are entirely handwritten. Ano yung titingnan natin sa handwriting identification? Whether the question in standard specimen of handwriting in question has similarity in handwriting, in the style, block style, cursive writing, or script writing. Whether the handwriting was written by one and the same person. Kung yung ating question document ba, at saka ang ating standard na pag tiningnan natin ay iisa ba ang may sulat nun? Sinulat ba ng iisang tao? O nakakakilala ka ng ibang tao dun sa sulat na yun? Then alterations, isa din yan na subject matter sa question document examination. May binago dun sa dokumento na hindi kasama sa original na paghanda ng document.
Tatagalugin natin. English naman yan eh. Okay, i-Englishin ko pa. Hindi parang binasa ko na lang. So that it will help you further understand. Then, ang counterfeiting. Determine the workmanship of each domination. Paano ginawa yung isang kapirahan. Whether it is genuine or counterfeited. So, sa counterfeited money, lalo na yung Philippine money, sabi ko nga sa inyo, meron site yung ating Bangko Sentral ng Pilipinas, nilagay nila doon paano kayo kumilatis ng isang genuine document. Share nyo sa mga magulang, kapatid, lalo na yung may mga negosyo, mga tindahan. Yan. Paano alagaan ng isang pera kasi wala rin bawa yung mga nagninegosyo sa mga palengke. Tumatanggap tayo ng pera na may mga sulat, may mga bawas. Pagdating sa bangko, kinukuha na lang bigla. Kinoconfiscate ng iba. Kasi may mutilation nga naman. Kaya lang kung tutusin mo, 1,000 pa, 1,000 yun. Puhunan mo na yun. Minsan mababaligtad pa na ikaw ang may in possession of account of a mutilated money. Para alam ninyo kung ano ba yung tamang dapat tanggapin nating pera sa ating pagninegosyo. Nandun sa ating sa site ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede kayo magtanong dun. May site naman dun dahil. Then, counterfeiting. Then, next tayo. Recommended trades. So, ano ba ang katangian dapat ng isang question document examiner? Isa, excellent eyesight. Sir, hindi mo na pwede kasi malabo mata ko. Kung pwede nga correct by using eyeglasses, you can do. Mahalaga, habang nag-i-examine ka, nakikita mo nang maayos yung examination mo. Kasi mata ang gagamitin natin eh. In examination, di ba? Lalo na sa handwriting examination. You are to see the class and individual characteristics of the handwriting. Diba? Then next, yun, plus pass from a blinded test. Ano ba yung tinitingnan sa blinded test? In order to ensure that he is not suffering from the condition of being able to tell apart two similarity appearing yet different items. May sakit ka sa mata na ganun yung kala mo parehas yung dalawang bagay. Hindi ka makadetermine lalo kung kunti lang yung pagkakaiba nila. Isa din yung ating color blind, yung mga kumukuha ng driver's license. Pag color blind ka, paano, kasi kailangan hindi ka color blind, paano kung pula na pala yung traffic light? So, paano mo ayun, paano mo madidistinguish yung pula, blue, tapos amber. Then next is training and the bachelor of science degree. So ano yung mga papasok, ay sa bagay QD na yan, particularly QD. Pagpasok natin sa crime lab, kung kayo gusto niyo sa PNP, isang requirement yon, bachelor of science in criminology, board passer ka dapat, hindi ka gumamit ng naplukom. Kung gusto mo sa crime lab bilang maging isang technician, yan yung isang primary na requirement doon. Then training and apprenticeship, magiging assistant ka muna ng mga expert. Sabi nga natin, magiging expert witness ka. Paano kung pangmalakasan yung kaso na i-deal natin, namin gagawin ng defense counsel, bubusisiin niya hanggat maaari, gusto niya sirain yung credibilidad mo bilang isang expert witness. Kaya dapat may pakita doon na nagkaroon ka ng tamang training and apprenticeship na ikaw talaga ay qualified na mag-examine or mag-analyze ng isang dokumento. Then next, responsibilities of a question document examiner. Kanina, yung recommended traits, ngayon naman, responsibilidad.
bilang isang QD examiner, dapat hindi ka maging idle. Kung ano yung bago sa field of expertise mo, aaralin mo yun. Aalamin mo dapat. Ba? Then, dapat sigurado ka sa ilalagay mo na conclusion mo. Ba? Must be certain of his technical conclusion unless finding meet test. Ba? There should be no offer of opinion. Halimbawa, ayan. Tama yan. Dapat sigurado ka dun sa ilalagay mo na findings mo. Certain. You must be certain dun sa ano. Based on your scientific study. Ba? Must avoid outside influences. Yung porque kilala mo yung biktima or kilala mo yung suspect. Maapektuhan yung decision mo. Ilalagay mo na hindi magkaparehas. Dahil kilala mo yung suspect. O nadidinig mo lang na napasubo lang. Kung ano lang yung result sa based on ang resulta based on your scientific examination, yun na yun. Ha? Must be fair and impartial on the witness stand and must protect the innocent. Then, documents which are questioned, disputed, and attacked. Ano yung mga dokumento madalas na nagkakaroon ng problema na kuno question either either parties, ba? Document with the question signatures, yan yung isa sa ating areas kanina, ang pinag-uusapan ay signature, ba? Yung pirma, pumirma, yung nag-acknowledge sa dokumento, kuno question nila. Mga number 2, mga dokumento na pinagdududahan na merong fraudulent alteration, binago. Check, halimbawa, dinagdagan yung amount. Ano? Then, ano pa? Holograph documents, questioned or disputed. Yung mga sulat kamay. Halimbawa, yung last will testament. At nung in-examine natin yung sulat kamay, hindi yung personality nung taong allegedly na nagsulat nun, kundi ibang tao ang atin nakikita. Ha? A holograph is a document written entirely in the handwriting of the person whose signature it bears. Tandaan yun, another board exam material. Holographic document. Document written entirely in the handwriting of the person whose signature bears. The next document attack on the question of their age or date, edad ng dokumento. Yun yung anachronism. Sabi nila, yung lupa nyo, wala na yan sa amin na yan kasi nung 1945, nabili na yan, binenta ng lolo nyo sa lolo ko. Pero 1943, patay na lolo mo. Paano niya maibibenta yun nung 1945? Titingnan natin, baka wala sa totoong taon yun. Documents attack on the question material used in their production. Ano yung mga ang connection natin yung mga papel? Ba? Alam niyo ba yung issue nung mga may taon na kung saan nagkaandaluko-luko yung NBI clearance kasi may lumalabas na NBI clearance na original naman yung papel. Tama, yun yung papel ng NBI clearance. Kaya lang, pag i-search mo, hindi naman nag-release pa yung NBI clearance, yung NBI clearance section ng ganung klaseng NBI para sa taong yun. Wala pa din silang nire-release. Yun pala, yung kakontrata ng NBI na gumagawa ng kanilang document, anong kanilang papel, ay naglalabas yun. Na paglabas pala may kumukuha nun tapos nagre-release sila ng kanilang sarili. Hindi nila alam na may mga number naman yan eh, di ba? Na pag mga taong ginamit mo sa pag-apply yun, magka-counter check sila sa NBI yan, yung iba. Kasama yan sa background investigation. Malalaman yun na kung hindi pa namin na-release ng NBI clearance yun, saan kumuha yan?
pa. Ayan, hanggang na nagkaroon ng problema doon. So, material used in the production, yung papel, yung ballpen. Document investigated on the question of typewritings or computer prints. Sabi mo, galing sa munisipyo yung 1946. Pero computer generated naman. Diba? Hindi pa gumagamit yung munisipyo that time ng ano computer printer. Meron pa sa kanila yung typewriter. Diba? Kaya yung typewriting materials ay iba yung characters, laki ng mga characters dun sa ibang dokumento na inisyo ng munisipyo that time. Halimbawa, pika yung ginagamit pala nila nung panahon na yon sa munisipyo nyo. Nagpa-forge ka sa recto, ang gamit ay ilit. Magkaiba po yung characters nun. Mamaya pag-usapan natin ba kung ano yung pika in the elite typewriters. Then, document on writing is investigated because it is alleged that they identify some person through the handwriting. May nakikilala tayong ibang tao. Hindi yung taong sinasabing nagsulat. Iba ang nakikilala mo. Halimbawa nga, mayroong last will testament kuno yung lolo mo na yung ari-arian ay sa mga sa pinsan mo na lahat, wala sa inyo kasi sila nag-alaga. Pero nung tinangnan niyo yung alleged na last will testament, hindi naman si lolo nagsulat nito eh. Yung ito yung sulat ng pinsan natin ah. Ha? Then question, genuine documents erroneously or fraudulently attacked. Genuine yung dokumento pero nagkakaroon ng changes. Iniba yung laman. Ayan. Ngayon pumunta tayo sa handwriting, sa sulat kamay. Ayan. Handwriting can be identified with its author provided that it contains writing habits. So ito yung pag tayo ay if we examine handwritten na documents, the standard document must be enough. Dapat andun yung kanyang ang characteristics ng pagsusulat talaga ng isang tao. Ha? Sabi dito na contains the writing habits the individual and the individualities and characteristics of the author and provided further that such writing subject to adequate evaluation and comparison with the adequate sample. So adequate, dapat sapat na kung saan andun yung lahat ng writing habits ng isang tao. Kasi kung kulang yun, eh, paano natin i-establish kung hindi pa natin nakakuha yung pinaka-standard na sulat kamay? Paano tayong hahambing kung kulang lang? Wala tayong paghahambingan, wala tayong ihahambing. Hindi pa natin nakikita dun yung individual characteristics. Ang meron lang yun, forms lang. So, next, universal principles of handwriting. So, handwriting examination, like must be compared, yung pagkakapareho, paghahambingin natin yun. Determine whether the standards are sufficient or adequate. Gabi na nga lang tayo nag-record para walang may yung truck naman na dumaan, akala mo nabibitin na, ipantay naman na ang daan. So yung iba dyan na-discuss naman natin, focus na lang natin yun. Then theory of anachronism. Ano ba yung theory of anachronism? Ginagamit natin yan sa pag-examine sa isang dokumento. Anachronism come from the Greek word ava and expobok. Ava means against and expobok means time. So against time. So ito yung halimbawa. Sabi nila na na-execute yung document noong 1940s, pero yung material used naman ay yung bond paper o yung ballpen na ginamit ay manufactured lang nung
year 2000, hindi pwede yun. Against time yun. Ba? Yung isang example ko kanina, one of my example, well ago, yung namatay na yung tao 1942, pero they are claiming that he sold the property on 1945. That is against time. Or you are claiming that the document come from their office, pero titingnan natin yung heading sa yung heading ng opisina nila ay hindi naman nagmamatch dun sa heading ng claim document, ng question document. You try, you meron kung meron kayong isang document diyan, lalo kung government document, yung heading niya sa taas. Wala kasi akong document dito na sample eh. Yung heading niya sa taas, try mong gayahin sa computer. You just try to imitate, you try to have a copy of that. Try, subukan mong gawin. Mahirap mo makuha yung exact ng kanilang heading. Ba? Papansin niyo ba yung mga heading? Philippine National Police, yung main office niya, Camp Crame, National Headquarters, Camp Crame, Quezon City, yung alam mo, nasa taas, tapos andun yung address. Titingnan yung, kaya yun yung malaking letra, yun sa yung sa address, maliit na letra. You try to imitate it. You try to print. Mahirap, hindi lang basta-basta mo makukuha using your using the word. You must have to adjust the letters. Kahit naman i-adjust mo, kaya ginawa talaga nila yon for security purposes. Diba? Paper. So the paper, the writing instrument, typewriting erasures, the opening and releasing of the envelope. So yan po yung theory of anachronism. Again, it's time. Your claim that the document was executed on a particular time is off. Hindi, it is impossible. Si hindi siya pwedeng mag-exist nung panahon na yun. The next is the feast of theory of comparison. Yung asing ating isa, yung side-by-side comparison ay tawag natin na juxtaposition. Paghahambing natin, pagtatabi natin yung dalawang dokumento. Juxtaposition yun. Sa feast of theory of comparison naman, yan yung setting two or more signatures in an inverted position. Mawa. Sample natin. We will make a sample of sa anong bond paper natin. Ayan. Ipirma ako. Sample. Kunwari. Ayan. Kunwari, ito ang pirma ko. Ayan. Babalik ka rin mo. Ha? Kasi may mga bagay na hindi natin nakikita sa normal na posisyon ng isang bagay. Na-appreciate lang natin yung katangian na yun kung pag ito ay tiningnan natin ng pabaliktad. Diba? Totoo na naman yun, diba? Mga bagay talaga na dun mo na-appreciate pag bumabaliktad talaga. Nakikita mo yung, yun pala yun. Diba? So that is the piece of theory of comparison. So meron na kayong tatlong na meron na tayong alam na tatlong theory. Hindi pala theory, isa yung juxtaposition, side by side comparison of specimen, the standard and the question. Then sa pagdating naman sa signature, the inverted position. That is the feast of theory of comparison. Another theory is the theory of anachronism, which is against, summarized as against time. Then, yung mga personalities, so hindi ko na i-discuss dito sa ating pre-recorded para, kasi ano naman yun eh, objective na yan. So you have to review kung ilabas ko man sa question na exam natin. Then, scope and limitation of document examination. The identification of handwriting signatures, typewriting, and printed matters.
distinguishing forgery from genuineness. Yan yung trabaho na natin sa QD examination. Yan yung limitation natin. Analyzing inks, paper, and other substance that are combined into documents. The detection of addition, substitution on a document. The restoration or decipherment of erased and obliterated writing. Note, majority of the work undertaken by a document examiner is the handwriting and signature identification. Document examination on the earlier was called handwriting experts. So, pupunta na tayo sa principles of identification. So, ano daw ang basihan natin sa pag-identify ng isang sulat, sulat ng tao? Binabase natin ito sa proposition na sinasabi na people are all alike. Pare-parehas daw lahat ng tao. Bakit daw? Kasi kung hindi daw pare-parehas lahat ng tao, halimbawa yung sulat ng tao, people are all alike, ba? Pag hindi, kung hindi daw tayo pare-parehas sa pagsusulat, dapat hindi natin naiintindihan yung sulat ng isa't isa sa atin. Bakit natin naiintindihan? Bakit mo nababasa? Kasi pare-parehas tayo. Ha? Pare-parehas tayo ng alphabet na ginagamit. Halimbawa dito sa Pilipinas, nagkakaintindihan tayo. Sabi din niya, tayo daw na mga tao ay hindi pare-parehas. Ba? People are all different. Hindi daw tayo magkakaparehas. Bakit hindi tayo magkakaparehas? Sabi mo kanina, magkakaparehas tayo. Kasi magkakaparehas tayo, kasi nakakaintindihan, naiintindihan natin ng sulat ng isang tao. Pero hindi din tayo magkakaparehas. Bakit? Kasi kung magkakaparehas tayo, dapat hindi mo makikilala yung sulat mo, ma-identify yung sulat mo sa sulat na iba. Diba? Pag nga may walang pangalan na quiz eh, hindi, quiz ko yan, sir. Sulat kamay ko yan eh, di ba? Naalalaman mo? Diba? Sabi ni teacher mo, ah, nag-cheat kayo. Ikaw nagsulat ng exam niya, di ba? Nadidira. Kasi alam ng teacher mo yung sulat mo. So, yun yung proposition na basihan natin kaya sa ating pag-examine ng dokument. Ha? People are all alike in the sense na meron tayong pagkakaparehas. The class characteristics. But we are all different kasi may pagkakaiba tayo. That is our individual characteristics. Ha? So, the class and individual characteristics differentiated. So, what is the class characteristics? Pareha sa ating ballistics. Class characteristics in the sense na it is common or present to a number of writers which could have resulted from different influences such as education, family background, attitude in writing, and style of writing by the writer and in the and others. So yan po yung class character. Common sa number, sa isang grupo. Hindi lang iisa o iilan ang meron nun. Halimbawa, ano yung class characteristics na meron? Ito yung activity natin. Sa form ng sulat, sa alphabet na ginamit, connected style, hindi lang ikaw ang nagko-connected style. Diba? Basta pagtuntong mo na ng grade 3, tuturo na yan pag-connected style. Paggamit ng lahat ng capital letters, meron din ibang gumagamit nun. Ayan. Those are class, example of class characteristics. But this class characteristics na binanggit ko, pwede din maging individual characteristics, depende sa grupo kung saan kabilong. Individual characteristics naman, ito yung highly peculiar, halos iilan lang o ikaw lang yung meron. No? Sa classroom niyo, ikaw lang ang army. Ikaw lang yung naglalagay ng letter I muna, heart. Ha? Ikaw lang yung naglalagay ng letter T mo, o yung letter T mo, yung cross ng letter T mo, halos nasa taas na. Nahanap mo, letter T ba ito? Letter L. Yung cross ng team mo halos nasa ibang letra na. Ha, individual characteristics. Then so yan po yung ating class in individual characteristics. So miscellaneous document problem. Ano yung mga problema sa ating in-examining documents? One is detection of alteration.
So nating how to detect alteration o pagbabago sa isang document. Ma? Ano bang malaman? Pangalawa, decipherment of erased writings. Paano natin malalaman yung mga naburang characters kung ito man ay binura? So, dalawa pong klase ng pagbubura ng erasure, the mechanical and chemical erasure. Mechanical erasure is the use of abrasive materials which abrase the surface of the letter. Kinuskus mo. Yan ang mechanical erasure. Ayan, kinanipis mo. Diba? Ayan, pambura nung panahon. Pag pang ganun mo, kaya gamit mo ng pambura, malalaman mo na chemical erasure kasi nagkakaroon ng disturbance yung surface ng papel. Ngayon, pag igaganon mo sa ilaw yun, merong himulmul, nagkakaroon ng balahibo pusa. So, that is mechanical abrasion. Yung isa naman, chemical erasure, yun yung paggamit natin ng chemicals to remove the writing. So, or minsan, ang gagawin natin ay iibabawan natin. So, yun yung chemical erasure. Diba? Then, another miscellaneous document problem, decipherment of obliterated writing. Gusto nating ipalabas yung obliterated na sulat. Ano ba yung obliteration? Yung pinatungan mo. Ba, nag-exam kayo. Sagot ka. Sagot mo yung letter A. Yan yung sagot mo. Ha? Sabi ng teacher, no erasures pero makulit ka. Ganun. Ha? That is obliteration. The process of smearing over an original writing. Ayan. Then, examination of charred document and water-soaked document. Ngayon, dito sa ating pag-aral sa QD, ngayon sa binabanggit ko sa inyo, doon nyo lang ma-realize bakit yung ibang agency pag iniimbestiga na yung kanilang opisina, nababasa yung mga dokumento, di ba? Yung PhilHealth, biglang binaha yung opisina ng isang branch ng PhilHealth, diba? Tapos yung tulo sa bubong nila, hindi basta tulong isa, halos lahat ng bubong at tumutulo na, no? Kaya kahit ganun na, gawinin mo yon, sign mo, meron pa rin tayong procedure para ma-examine yung mga nababad sa tubig na dokumento. Election returns, diba? Bakit basa yung nalalaman nun? Yung iba naman na halimbawa matatapos na ang terminology ng ibang politiko, diba? Ang tagal na nag-umupo tapos sa tingin niya ay nagkaroon ng may anomalya na baka pwedeng maimbestigan. Nasusunog yung part ng munisipyo, diba? Opisina. So ang nasunog ay yung sa storage ng mga document. Yung mga nasunog na yun, pwede pa rin natin examine yun. Wag lang na-deform. Problema sa isang dokumento kung nasunog siya tapos hindi naman siya totally, halimbawa nag-charred na siya, halos nag-brown, halimbawa nakalagay sa vault, kasi ganun naman ginagawa natin sa mahalagang dokumento, ilalagay natin sa vault. So fire resistant yon. Pero paano kung napeke ka? Pagbukas mo, nangingitim pa rin. O daan-daan. Pero once na nabasa yun ng tubig, naghalo-halo na, hindi, wala ka na magagawa dun. Pero kung intact pa rin siya, yan, we can still examine them. Development of invisible writing. Paano natin lalabas yung invisible writing? So, na-discuss na natin yung mga invisible writing using your urine, milk, and other chemical substances na when you write it in the certain na piece of paper, wala kang makikita using your naked eye. But upon chemical processes, yung iba, sawsaw mo sa tubig, makikita mo yung characters na nakasulat, or by heat reaction or other chemical reaction. Yan yung invisible writings. Then decipherment of contact writing. Bawa freshly nagsulat ako dito sa dalawang document. Yan. Sulat ko bone. Tapos na ganun ko, naidikit ko doon. Kung freshly sa ballpen,
bumabakat doon yung sinulat mo dito kung fresh pa. So we can have you can decipher that. Ngayon punta tayo sa classes ng handwriting, kinds of handwriting movement sa pagsulat kamay. Ito yung pinapaliwanag ko sa inyo na gustong gusto ninyo, di ba? Kinds of handwriting movement. Oh. So handwriting muna. Kunin natin definition ng handwriting. Ano bang handwriting? A visible effect of bodily movement which is almost unconscious expression of fixed muscular habits reacting from fixed mental impression of a certain ideas associated with script form. So ito ay ang sulat kamay daw ay produkto lang ng unconscious expression, ba? Isipin mo kasi mo na sulat kong kaya yung name ko na Bon. Hindi mo naman isa-isang nilalagay B o N na nasusulat mo, di ba? Kasi magmula nung elementary grade mo, magmula nung matuto kang magsulat hanggang ngayon, lagi mo nang ginagawa. So, ano niyan? Muscle, ano sabi niya na? Muscular habits. Expression ng isang muscular habits na ito sinasabi ng utak mo. Visible. Visible effect of bodily movement which is an almost unconscious expression of fixed muscular habits reacting from fixed mental impression of certain ideas associated with the script form. So, meron pong iba't ibang klase ng handwriting. Una po na handwriting natin makasama. Ano, kita, tinatang kita. Finger movement. Ito yung pagsusulat na ganun. Ang pivotal natin ay ito. Yung pivotal are the fingers. The index, the middle, and then the thumb. Thumb, index, and then the middle finger. Ayan. Ito lang yung ating pivotal. Ito yung tinatawag natin na finger movement. And ganun lang. Ayan. Ito lang ang gumagalaw. Then the hand movement. Ang pivotal naman natin ay wrist. Ayan. Pag malaki-laki na yung sinusulat mo. Ayan. Halimbawa cardboard. Ayan. Kasama na yung ito. Kasama na yung wrist sa pagsusulat. Yan yung hand movement. Then forearm movement. Yan yung pagsusulat mo sa mas malaki pang area. So, ganun ka na magsulat. Ang pivotal natin ito. Ayan. Susulat ka. Then, yung ating whole arm movement. Masyado ng malaki yung sinusulat mo. Kaya ganun ka magsulat. Sa green board or sa blackboard. Alam mo na yung iba't ibang klase ng hand movement, handwriting movement, the finger movement, the hand movement, dito pala, and then the forearm movement, and then the whole arm movement, and pagsusulat. Hali lang, di ba? Simple na, hindi niyo pa makuha yan sa board exam. Kuhang kuha yan, kumbay yan. Then classes of handwriting. Oh, hindi yun COVID ah. Kala nyo COVID yun. Cursive. Alam nyo man yung cursive, di ba? Yung connected. Anong grade ngayon? Grade 3 ba? Hindi ko lang alam kung grade 3 kayo matututong mag-cursive. Gabing-gabi, may naka-5 pa. Diba? Then next is hand lettering. Yung disconnected styles of handwriting. So yan, alam nyo na yan. Natural writing, mga kasama. Ito yung pagsusulat mo na wala kang intention, wala kang attempt na baguhin yung sulat mo. Disguised, ito yung nagsusulat ka talaga na gusto mong itago yung characteristics ng sulat mo. So, iibahin mo yan. Then, guided, assisted na sulat, ito yung gamit ng mga bata na meron tayo, ina-assistan mo pagsusulat ng ano. Kaya yung matanda na hindi na makapirma. That is your guided assistant. Then, level ng skill sa pagsusurat. Meron tayong low level at high level skill. Mga pangit na sulat, yung masagwa tingnan, ugly, containing grotesque, or the ugly, repeated letter formation, it is not pleasing to the eye, that is a low level skill. Mamaya, misinterpret nyo ako, hindi ibig sabihin na
porque pangit ang sulat mo, wala kang pinag-aralan, hindi yun. Ang pinag-usapan natin, ay baba, kasi porque sinabi kong pangit na sulat eh, nasasaktan kayo. Tanggapin niyo yung katotohanan na parang kinalayin ng manok sulat niyo. That is your identifying characteristics. Ha? Sa mga handwriting examiner, yan yung, that's how they will interpret your personality. Then next is the high level, yun yung magagandang sulat. Iwan natin kung sa mga grapo analyst o naman sa mga graphologist si kung ba pangit ang sulat, pangit ba magiging buhay o kaya maganda ang sulat ba, maganda ang magiging buhay o hindi natin alam yun eh, no? So sabagay meron naman silang ano sa kanilang examination. If you want to try graphologist o grapo analyst, search lang kayo, Google tapos hanap nyo Philippine setting. Meron po nagpa-practice ng grapo analyst or graphologist. Yung iba doon, nagsisik sila ng advice kung saan ang karir na gagawin. Ano bang gagawin nila sa karir nila? Nagpapasa sila ng sample ng kanilang sulat. Wala akong pinopromote ha. Sinasabi ko lang para lang lalo nyo maintindihan. Ah, tama pala yung sinasabi ni Sam. Kala nyo, joke-joke ko lang o binubula ko kayo kahit totoo, diba? So, points to be noted in classification of an individual's quality of writing. So, an individual cannot write better than his best, level best. Isang tao hindi siya pwede makapagsulat ng mas maganda pa sa kanyang pinakamaganda ng sulat. Pero yung isang tao, pwede niyang papangitin yung kanyang sulat na hindi siya mag-exert ng halos matinding effort. Dali lang naman papangitin ang sulat eh, di ba? So, yun, tatandaan yun. Hindi ka makapapagsulat ng mas maganda pa sa sulat mo. Sa pinakamaganda mo ng sulat. Pero pwede mong papangitin ang sulat mo na hindi ka gaano mag-exert ng effort. Hingi ng aso. Gabi na nga tayo gumawa eh. Para wala sa nang ingay. Then, next, forms in format, proportion, height, ratios, size, writing habits. So, magbibigay dito na tayo. Pag-uusapan na natin yung mga to. So, height ratios. Meron akong ginawa sa na ating pag-uusapan in relation sa ating ginawa. So, height ratios. Para hindi ko na ano, hindi ko na isusulat, naka-ready na siya. Kaya lang, mahirap hanapin pala. So, yung proportion natin, ano ba yung proportion kasi? Relationship ng mga characters natin. Yung, halimbawa, ito, proportion, yung sinulat ko na name ko, yung bone. Yan. Yung proportion, yung pagkakaparehas ng mga small letters, yan. Ha? Sa height ratios naman, yung pangkat ng mga character mo. In relation sa ano, sabi niya dito sa height ratios, the composition or comparison of the of a letter to another segment, section to one another. Diba? Size naman, ito yung size natin mga kasama. Size. Yan, laki, halimbawa nito, size ng A o B. O yung mga capital letters, gaano kalaki yung sulat mo. Diba din, slant. Yan is lang. Pahiga. O kaya may iba naman na pahiga dito banda o pahiga dito. Side yung kanyang island. Di italics. Di kung sa computer natin magkita nyo. Italics namin na hihiga. Ha? Doon, baseline natin. Yung nasa baba. Ito ang baseline. Ito. Sa baba yung kung saan naka makalapag yung ating sulat. Either imaginary baseline. Tapos, yung rhythm, the harmonious reoccurrence or stress of impulse is also the quality of the movement. Yung ganda ng ating sulat. So, hindi ko pa nagawa. Handedness, either left-handed or right-handed ka. The writing movement, the, alam nyo mga kanina, pinag-usapan natin yung writing movement, the handwriting movement, the finger, the arm,
the forearm, then the whole arm, then line quality. Yun sa baseline din natin. Merong umaakyat na nagsusulat, meron yung pababa na nagsusulat. Ayan. Then alignment to baseline. Yun, alignment to baseline. O paakyat or pababa yung sulat mo. Diba? Then the eye dots and then the T-crossings. Ano ba yung eye dots and T-crossings? Hindi ko pala nailagay yung eye dots and T-crossings, di ba? Eye dots and T-crossings. Kung kaliwete or kanan kayo, sa bahay ninyo, tingnan kung may kapatid kayong kaliwete, tapos kung may kapatid, tapos may kaliwa, ito gagawin nyo. Magpasulat kayo ng letter T, small letter. Yan. Pasulat kayo ng letter T. Tapos, papansinin nyo kung paano niya isusulat ito, yung T-bar niya. Ito. Yung ito. Ako kaliwete, manggagaling dito. Pansinin nyo mga kanan, manggagaling dito. Sa kaliwete pa ganun, sa kanan pa ganun. Try nyo. Try nyo lang. Subukan nyo lang. Share ko lang yan. Sa paglagay ng T-crossings. Try nyo lang pag meron kayong kaliwete na kapatid. Pag gambingin nyo, paano nilalagay ng kaliwete or kanan yung kanilang T-crossing, T-bars. Towards the right or towards the left. Share ko lang yan, ha. Then, arc. Yan. Mapupunta na natin itong ano. So, gumawa ako ng ano, para tayo ngayon grade 1. Okay, class, are you ready? Meron na po tayong ginawa dito na flashcard para sa inyo. Para tayong kindergarten mga kasama. Ito po yung arc natin. Alam niyo yung arc? Mali naman. Pusang gala. Ay, teacher na talaga na yun. Si teacher talaga, oh. Mali-mali. So, saan si arc? Yan. So, mga bata, ito po yung arc natin. Nakita ba sa video natin? Ito po yung arc sa loob ng itong letter A. Yan. Kaya, i-deform ko. So, single use lang yung ginawa ko na ito. Yan, oh. Yan. Yung arc form, yung mga nakaganon, sa loob ng ating letra, yan yung arc natin. Ha? The rounded inner part of an upper curve, bend or crook. Then yung beard natin, uninterruptory up and down strokes found in some capital letters. Introductory, so hindi ito, hindi Indian, mali yan. Ito. Introductory up and down strokes. So another sample is that. Ito. Introductory up and down strokes. Yan. Yan yung beard natin. So makikita niyo naman sa ano, sa ating So ito gagawin niyo habang pinapanood niyo to. Gagawa din kayo ng sample sa tabi ng ating elements o form of writing, ha. So blunt. Yan. Kumakapal. It's a part of a stroke characterized by abrupt beginning or end at the pen does not create diminishing strokes. Ang diminishing kasi, yung numinipis yung sulat mo, yung blunt, yung hinto mo na, paghinto mo ng pen na talaga, na pagsulat mo ng gano'n, lalo yung nag-iisip ka, yan. Hindi siya panipis, yun yung blunt, beginnings at blunt endings. So, ito ay blunt, ito ay diminishing, mapapansin mo, numipis sa dulo. Diba? Then, buckle knot, yan. Yung belt ng letter H, letter K, yan yung ating buckle nut. A horizontal or loop strokes used to complete letters A, H, F, and D. Saan ba yung ating letter A? Yan. Yan, letter A. Yan, ito. D, sa ating letter D naman. Ito. Diba? So yun yung buckle nut natin. So, next, central part. Taglit ng class, ha. Titingnan natin class yung ating susunod. Tatanggalin na natin yung class para hindi na tayo malilito. So, walang maingay mga kasama. Tsagaan natin ito mga kasama. Tsagaan nyo, hindi tayo gano'ng marunong. Kulang yung ano.
yung ating gadget to do yung magandang presentation. So, tsaga na lang muna tayo, ha? So, mahalaga maintindihan natin. Sana tayo di central part. Ito yung central part. Central part of the body. Sa letter A. Sa letter B. Then, diastole link. Doctor broken. The connection between letters either joined or disconnected. Doctor, yung halimbawa, dugtong halimbawa, wala yan. So, gagawin natin. Halimbawa, A and B. Ito yon. Yung nagdudugtong sa dalawa. Pwedeng putol o kaya pwedeng nagkarugtong. Dahil yan yung ating doctor's link or doctor broken. Doctor's link, doctor's link, nagdugtong. Ha? Doctor broken, hindi nagtuloy. Ha? Mantik na, di ba? Ang link and broken. Eh. Then, eyelid. Yan ito. Maliliit na mata sa mga letra. Eyelid or eyelid. Then, hitch. An introductory backward stroke found in most capital letter. Backward stroke. Introductory backward stroke. Ito. Yan. Then, okay. So, letter B natin. Letter D natin. Then, hitch natin. Hiatus. An obvious gap between letters. Hiatus or pen jam. O wala tayong hiatus or pen jam. Magbibigay ako ng sample ng hiatus or pen jam. Yun yung similar siya sa doctor's link or doctor broken. Pen jam. Susulat ako ng ayan. Sa pangalan ko na Bon na ito, ayan, meron siyang hindi pagkakarugtong, di ba? Ayan. Sa pag-angat mo ng pen sa papel. Diba? Then, hams. No. Eyelid, hiatus, hams. Diacritics. Naninilang yung mga diacritics. Yung dinadagdag natin sa mga letra para itong pakompleto ito. Diacritics, letter I, inye, and the T-crossings or the T-bars. So, hams ito. Hams. My hams. Yan. My hams. Sabi niya. Hams ng mga letter M, letter N yan. Yung hams. Yung baliktad ng hams. Ayan. Sa dito. Asan naman? Hook yun. Arc yun. Arc. Diba? Pa-arc siya dun sa loob, diba? So, hook naman ito. Mga letter rin. MN. Ayan yung hook. Hook natin. Hook. Hams. Tapos, short horizontal beginning. Strokes. Spur. Horizontal beginning. Diretso. Yung pinapakita natin kanina, may mga likod pa. Maliit na diretsong ayan, spur yun. Tawag dun. Then, the nub. Nub ay a tiny pool of ink. In the beginning or ending of strokes. Mali yung sample natin. Pool of ink. Yung mga naipon na ink. Dahil siguro sa gamit. May mga makita ka na parang yan. Yung ganun yung umpisa. Tiny pool of ink. Either sa beginning or sa end. Yun yung nab natin. Loop. An oblong strokes. Loop. Bawa letter L. Ito yung loop natin. Ha? Sa letter B. Ito yung loop natin. Eyelet yun or eye loop. Ha? Stem or staff or shank consider the backbone of the letter. Backbone. Ito. Backbone of the letter. Ayan. Sana makita. Pag hindi makita, charge to experience na lang mga kasama. Dali. Na available sa net yan mga kasama, nasa net din yan. Then the whirl, the long upward stroke. Yan. Long upward stroke, the whirl.
Then you have your space filler or the space filler. Yan. Terminal or the terminal spur. And naglagay ka tapos may mga dugtong pa doon. Imbis na letter ay may ganun pa. Malagyan lang yung space na yan or terminal. C. Yan. Tapos ito yung ating retracing. Ano yung retracing? Ito ang retracing eh. Sample ng retracing. Magsulat ako ng letter A. Ito yung letter A. Letter A. Ganon, di ba? Oh, sinulat ko na. Binalikan ko pa. Retracing yun. A. Tumaas na. Pababa ulit. Retracing yung tawag dun. Retouching or patching. Iba naman. Halimbawa, nagsulat ako ng letter A. Yan, hindi ko nalugtong. Binalikan ko tapos ginanon ko. Yan yung retouching or patching. Patching or retouching. Yan. Tapos, wala na. Wala na. Oh, slant. Yung form natin, either sa form, nagsulat ka ng letter A na ganito, yung, or capital letters, or capital letters na cursive form, or small letters na cursive form. Yan yung form natin. So, wala na. Ba? Embellishment, added stroke, yan yung ating diacritics. Ganun din yun. Stroke that added to complete its letter, the embellishment or diacritics. So, pen pressure, yung diin ng sulat, yung pen pressure. Pag diin ng sulat. Pen emphasis naman, yung kasama din yun, the act of intermittently forcing the pen to the against the paper, dinidiin mo. Sa pen pressure, yung average ng ating pagsulat, either light or heavy yung ating pen pressure. Yung pen emphasis, dun, yun yung pagdiin mo ng sulat mo. So ang pen pressure natin, the average ng ating pagsulat, either light or heavy, na diin ng sulat natin. Pen pressure yun. Ang pen pressure, either light or magaan or mabigat. Yung ating pen emphasis, yun yung pagdiin mo. Nung sinilot mo yung particular na letra, binigyan mo ng diin yung word. Yan, pen emphasis yun. The rhythm is the harmonious or balanced reoccurrence of stroke or impulses. Kaya maganda titingnan. Skills, yung sabi natin kung low skill ka or high skill, yung pangit or maganda yung sulat mo. Tapos speed, sa bilis ng pagsusulat. Paano ba na natin malalaman kung yung speed ng sulat? Pen lift, so mamaya, speed either slow or fast, deliberate, average, and rapid. Mamaya pag-usapan natin yung characteristics ng speed writing. So pen lift, yung angat ng pag nung nagsulat ka, naiangat mo yung ballpen, kaya nagkaroon ng limbawa yun yung pen lift yun, pag-angat ko ng ballpen, pen lift. Then pag-angat mo ng ballpen, then shading halimbawa yung pagkapal nung sulat mo. Yan, kumakapal sa ibang banda yung sulat mo. That is your shading. So yung ating retouching and patching na discuss ko na. Disguise handwriting, yun yung pagtago natin ng ating sulat. So ano, pag magdi-disguise ka ng handwriting mo, ano yung i-adjust mo? Yung slant, ba? Yung size ng sulat mo, pag susulat ng capital letters, ba? Changing unusual alignment to the baseline. So, kinds of handwriting, nakuha na natin plus in individual characteristics. So, pupunta tayo dito sa factors affecting handwriting. Saglit lang, titingnan natin muna kung saan nila.